Magandang hapon mga kabigawalan. Magandang buhay sa lahat. Ngayong araw po ay magbubukas tayo ng isang reel na affordable pero quality. Maraming nagtatanong, maraming na rin akong mga kasama na nagtatanong ano ba yung matibay na reel na mura lang. So, ang sagot ko lagi is kahit anong reel ang gamitin natin, kung hindi marunong mag-ingat o hindi marunong maglinis, hindi mo alam kung paano alagaan, ay wala din. Hindi rin ganun tatagal. So, sa mga model na na-search ko at nagamit ko na rin, meron ako isang choice na reel na mura siya pero quality, good ang quality. Bubuksan natin to para makita nyo. Ang brand niya is Ryobi. Ryobi Zeus HP 4000. Yung specs nito is yung gear ratio niya is 5:1 gear ratio. Sana nakikita nyo. Tapos yung max drag nito is nasa 5 kg. Yung bigat niya is nasa 288 grams. Yung bearing nito is nasa 7 ball bearing. Yung line capacity natin is nasa yung 0.285 millimeter na line nasa 220 meters. Yung kayang i-load natin. Pag nasa 0.380 millimeter na line, nasa 165 meters ang kaya natin i-load dito. So, pagdating sa line, nagkakaroon lang ng difference pag 8-ply at saka 4-ply. Alam naman natin, kalimitan, na pag sinabing 8-ply, mas manipis siya. 8-strand, mas manipis siya. Halimbawa, 20 pounds, parehas, 4-ply at saka 8-ply. Mas manipis yung 8-ply. Yes, sa 4-ply. Pero, parehong capacity lang. Ang magiging pinagkaiba lang nila, yung load capacity pag ginamit mo sa reel, is mas maraming line ang maipapasok mo sa reel. Kesa doon sa medyo makapal ng konti. Hindi issue doon yung, mas matibay siya. Hindi issue doon yung, Kung parehas, parehong 20 pounds, yung isa 8-ply, yung isa naman 4-ply. So, magkakaiba lang sila sa nipis. Okay? Now, buksan natin mga master, mga kabigawanan. Yung laman niya, nakabalot siya ng plastic, tsaka meron siyang manual guide. Ito, huwag niyo mawalain. As much as possible, hindi niyo dapat walain. Ito, at saka yung ito manual owner's manual guide ito. Ito naman yung ano to, parts list. Dito makikita kung ano yung parts na kailangan at sira at pwede natin. Yun yung advantage ni Ryobi. Kung ano yung parts na sira, pwede kayong bumili ng parts lang. Yun yung advantage niya. Siguro compared sa iba, na pag nasira, wala ka ng pagpupuntahan. Wala ka ng, hindi naman sa walang pupuntahan. Meaning yung, hindi mo alam kung saan kakukuha ng parts. No? Yung exclusive supplier natin ng Ryobi sa Pilipinas is si Kenny Tata Shop ng Dipolog City. Ngayon, actually ito, available din ito for Northern Summer, available din ito kay Bigawnan Angler's Corner ng Labisares. Okay. Ito yung actual unit. Naka-trade type siya, mga master. Naka-trade type siya. Yung spinning naman, pwede sa kabila, pwede sa kakaliwa, pwede rin sa kanan. I-rotate lang natin.
Yung unit itself is made in China. Made in China siya. Then, design and engineered in Japan. Dito rin makikita natin yung specs nung reel. Kung ilang series at saka kung ilang specs ng line. So, makikita din natin. Sa ball bearing, makikita din natin dito sa body niya kung ilan bearing. So, 7 ball bearing. 6 plus 1. 6 plus 1 ball bearing. Yung bearing ng reel na to, nakapagbukas na rin kasi ako nito eh. Nakapag-try na rin ako mag-clean. Kaya masasabi ko. Self bearing siya. Hindi siya masyadong prone sa kalawang. Tapos, yung gear niya, main gear niya, maganda yung kuan doon sa loob. Maganda yung kapit. Kahit nung binuksan ko siya. Ito, metal po ito. Metal siya. Yung bearing natin, meron tayong bearing sa gitna, sa gilid, kabilaan, at saka dito. Meron din dito. Okay. Sa line naman, ang nire-recommend namin sa line, affordable din siya, then good ang quality. Ito yung braid line na affordable pero matibay siya. Madami na rin na sumubok nito. Actually, meron na rin sumubok sa labas ng bansa. Meron na rin dito sa Pilipinas sumubok nito. Marami na rin. Luzon, Visayas na nilalawa. For summer area, ito na rin kadamitan ang ginagamit. Maganda ang review ng braid line na to. Yun lang mga master. Sana nakatulong yung ginawa kong video para at least kahit papano makatulong doon sa mga baguhan. Last po pala, baka nagtatanong ko magkano yung price kasi kalimitan naman sa atin, yun yung issue eh. Magkano ba ito? Yung price range po ng reel na to, ng 4000 series, actually very affordable. Nasa around 1500 to 1700. Yan ang range, price range niya. So, for 4000 series, sa halagang 1,500 to 1,700, murang-mura na to. Sige mga master, sa susunod na video, baka kung pag may comment kayo, kaya kong sagutin, please comment nyo lang sa comment section, pa-like na rin, pa-subscribe na rin, pa-hit na rin ng notification bell. Maraming salamat, magandang buhay sa lahat.